Salam Artista. Halo. What up, so it's your boy Ugok Bakarir again, nga naman pala to. So, new day. Matagal-tagal din akong di nakapag-vlog. Well, today may pupuntahan kami niyan. We will bear witness no, sa isa sa mga rituals ng mga Panayanon. Bukid nun, yun nga ay ang panimo. So, we'll be sitting the house of a friend kung saan nga magaganap itong ritual na ito. So, samahan nyo kami. And let's watch this. Isa sa mga katangi-tanging kultura ng mga Panayanon Bukidnon dito sa Tapas, Capiz. So, backgrounder lang. Itong panimo ritual ng mga Panayanon Bukidnon ay ginagawa nila bago kumain. Ang first nilang kain ng kanilang mga ani na upland rice, no. This is a way for them para magbigay nga ng galang sa kanilang mga ancestors, mga spirits ng kanilang ancestral domain, na sana hindi maging envious ang mga ancestors nila, and then patuloy na bigyan sila ng masaganang ani. Puntaan namin ngayon ay isang resettled community na dito lang sa bayan ng mga IPs natin, ng mga Panayanon Bukidnon. Ngayon nga ang dahil sa social and political reasons ay nag-vacate na kanilang ancestral domain, pero patuloy pa din na sinabubuhay ang kultura ng Panayanon Bukidnon. Ang pagpanimo importante gid sa Panay Bukidnon, labi na gid sa amon nga pagpangabuhi. Kaya kung hindi kami magpasalamat sa amon nga pagpanimo, ang pagpatawag sa amon nga mga kaluluhan, nga tong mga ayadan ng mga kamalaman, kisa naga ang mga kabataan nagamasakit, kisa ang mga kamalaman man mismo o nagakamasakit, kaga sa sunod nga tuig ang amon nga harvest nagagamay tungod ang blessings ang kamalaman, bisan pa ang makaako way nagaupod kung hindi namon mapasalamatan. Amon ang purpose ang amon pagpanimo. Sa pamamahay ni Kapitan Warlito Artus to bear witness sa kanilang panimo, no, isang ritual bago nga kumain ng unang ani ng palay. So nandito ang babaylad, ang Rizal Sur, preparing ng mga ingredients na dapat nandun nga sa isang handa para sa mga their dead loved ones, mga spirits, no, na imbitahin sa okasyon ngayon. Taka, tas ubangan mo kasi kung nagpapasulong ako kay Gina o nataka mo kasalan na patao ang ginarunan. Magbato, bantalingan, maglinti, tumawo, tumiyaw. Si Panglibuton, si Talayhang, si Buyhaw, Burlakaw, kumiyaw, tumaw, si Magbato, dulong-dungan, dalagangan. Kain kami pero nga kapanimu kay mga
yung mga kalag, hindi nila pag tinibitibian ng mga kalag si Rafi, kagal yung mga ito yung nag-tanaw sa mga kalag. Ang gayuran, hindi mo pag panibitibian na si Rafi, kagal yung pupungandaan. Si Mama inaw nga mga kalag. Kaon ka magkutub ka ng mga kalag ko at mag-agato. Si amang ganoy nga mga kalag. Pagkumain ka mga mag-arkatan. Si tatay ang mga kalag. Si uwaw ang mga kalag. Si tumas ang mga kalag. Pagkumain ka mga mag-arkatan. Hindi nyo pagpanabit-tabian ng mga kanablosan. Hindi nyo mga ay pinirahin nagpatindog sa naka-istilahan ng mga uling tubo mga kalag ka mo. Si batuhan ang mga kalag. Si kuruhan ang mga kalag. Si ayuman ang mga kalag. Si sirigan ang mga kalag. Si tambukon ng mga kalag. Si kabis at kondaral ng mga kalag. Bartungan lang ka mo mag-arkatan niyang krasi. Si Iyas ng mga kalag. Isang nangyayari ngayon, tinatawag ng babaylan yung mga spirits ng mga dead loved ones nila. So each one are mentioned to really pay respect na talagang makisalo sa unang pagkain ng kanilang ani. Na ginasakda kami pagkaon, itik si Dilma ang mga talag, pagtagal na kami si Blinin ang mga talag. Parte abi pag importante kapag panimo isa ina ka bagay nga naghalin sa mga mabalyan kag tradisyon sa mga malam antes mag umpisa ka ani ka andang gingkulayan sa umang palay ginahiwat inang panimo sa pagtipon ka mga kabilog nila nga pamilya hindi ni sila makapanimo kun hindi sila magtelepon tanan ina may kaangot sa pagpangabuhi nga maguswag ang pagpanguma kag maguswag ang hindi malain nga pagpamatyag sa mga klawasan ka andang kabataan kag mga kapamilya kag mga katugulangan isang lit nga ginhiwat inang kunimo agad sa diin nga tahoron ang mga nagtaliwan ng mga katugulangan nga bisan pa sa piyak nga kinabuhi sa mga ginahambal nila nga mga kalag ina-ina ka diya nga bisan way doon nga makaagda sa kanila kag ilang makaambit sa ilang unang pag-ani sa ilang kinabudlayan. Ikagani ka rin yung unay si Lula mo kinakasindahan ko eh kasi Lula mo ina. Lula mo ito din. No, dali din. Ay, sakam ko ito ng buwins talo. No, hindi ko pag-unaw ka rin ako hindi marayo kayo masakit ang mga bulawan ni kayo. Pwede yung sana yung mga bulawan lang. Paborigin niyo. Paborigin ka na ako ng kento. Para sa ako, isa ka malahalon niya tradisyon. Ini, ginmana namon sa amon mga ninuno. Kay ini, ang pagpanimo, isa lamang kasimbolo nga magtililipon ang amon pamilya. Para sa akong opinyon, ang pagpanimo dapat ginipadayon. Para hindi maliptan ang among kultura. Inyo katoya isang sawa bukid pa kamuga panimo mo kamo pirme kada ano nga mga una nyo gid nga kwan una gid niyo ani paano kung dag mga ginaraban nyo sa ibang ano kan tamo gud pagarap na amo gid pa mga hulat na maamo para id luto kag amo da amo panimo. You know what to do now.
Just like, comment, and subscribe.